'di ba? Happy life, happy wife, happy life. Hello everyone. Hello, hello guys. Kamusta? Welcome to the week. Yeah, welcome sa another video dito sa ating Wealth Arki channel. And of course, before we start, we would like to invite everyone to please subscribe to our channel. Yes. So, unahin na natin kasi gusto nating maabot yung 50k subscribers. Oo nga, kailangan nga yan. Guys, subscribe pa kayo pa mag Oo nga. Huwag atat ka naman mag-ano, magsayaw sa TikTok. So, anyway, so tatlo kami ngayon, si Adriel, si Rienzie, kasama ko ngayon para mag-discuss sa inyo ng another personal finance topic. Rienzie, anong pag-uusapan natin ngayon? Oo, dahil ano, no? Dahil marami rin tayong nakikita at marami rin nagtatanong. Actually, naitanong din ito, no, sa isa sa mga live stream natin in the past. Actually, life insurance. Oo, life insurance for kids. Should you buy life insurance para sa inyong mga anak? Anak, junakis, anakis, ano pa ba? Inaanak, anak-anakan. Anak-anakan, ano ganyan. Should you buy life insurance? Oh, should anak sa labas. Na may anak sa labas. Ah, sige. Diba? So, life, what do you think? Insurance for kids. Again, no? Ako? Again, no? Ikaw nag-open ng topic eh. Ay, hindi. Ah, sige, ako personally. Like, hindi, si Adriel muna. Ito muna, si Adriel. To start, no? As mentioned before, sa mga live streams natin, and of course today, medyo mababa kasi yung probability na, of course, talk on wood na mawala ng buhay ng anak niyo. So, I don't think it's prudent to buy a life insurance for a kid, lalo na 0 to 5 years old. Because yung premium difference between that and an 18-year-old is only what? 100 and 200 pesos. So, di masyado mataas. And mababa din yung probability, di ba? As mentioned before, and as mentioned as ni Sir Rienzie sa mga research niya dati. So, it's not wise, pero in terms of insurance, it would be more prudent to get an HMO for your kid because mas madalas kasi ano, sila makasakit, no? And of course, yung frequency ng trips to the hospital, di ba? Mas frequent doon. So, it's better to have an HMO rather than, for me, life insurance. Yung common argument kasi of getting life insurance for kids, what I notice is, mas bata pa, so kailangan, di kasi natin alam kung ano yung disease, which is fair. Fair, again, no, since we're in a financial planning firm, tingnan din natin, no, yung family genetics, kung may probability ba na mangyari yon. Because if not, then you can hold it off and then buy it in the future, no? Or let the kid buy it, no, kapag legal age na siya. Kaya, di ba? May mga ano din, no, bukod doon, may mga produkto din sa market like insurance products na kumbaga ang positioning nila is life insurance sa kid pero pwede ring pang educational plan. So kapag pag nag-college na, then pwede mo siyang gamitin pang tuition fee. So okay ba 'yon? Mga ganyan, usually whole life plans or VUL plans, they tend to be very expensive. So it's still, if you want to build up an education plan, which we have a lot of videos of, no, mga ka-Arki, so I'll just put them up, no, as a tag. It's better to go for a mutual fund or stock market to build up your future child's education plan because it's cheaper. And yung mga extra cash na dapat for that life insurance education plan can be allocated to your other goals, no? So at least we're hitting two birds in one stone. Naka-build up ka na ng education plan, na-fund ka pa ng ibang financial goals. Diba? Happy life, happy wife, happy friend. Biglang may ganon. Ngayon ko lang narinig yun, ha? But, just to share my... Ayan, umiyak ka na si Rienzie sa pagtawa.
Ang opinion ko diyan. Oo nga. Ang opinion ko diyan kasi we have to go back to the definition of what life insurance is. Yes. So life insurance is financial protection for your loved ones. Yeah. So pag namatay yung policy holder, may pera na pupunta doon sa beneficiary. So of course, yung anak natin kapag may nangyari sa kanya, yung pera as expected sa atin pupunta, di ba? So ang tanong lang doon is paano makakatulong yung pera na pupunta sa iyo doon sa financial situation mo. And I think there's really no significant benefit kasi yung binabayad doon sa insurance galing din sa iyo yun eh, di ba? So parang balik kaya ka exactly. Lang. Bumalik lang sa iyo. Ang nakita kong argument dati is pag kung mamatay yung anak mo, at least you have time to grieve without really thinking about yung finances mo. For example, mag 3 months na leave of vacation leave ka or leave of absence ka sa work mo, okay lang. Plus, of course, may mga extra funds ka pa para asikasuhin yung burial or funeral nung anak mo. But in my opinion, if you're really worried about that, you will still get the same benefit if instead of getting the life insurance for your kid, you ininvest mo na lang yung pera, di ba? So, di ba? Kasi, di ba, kung may mangyari doon sa anak mo, may panggastos ka rin. May panggastos ka pa rin, di ba? And meron ka pa rin na-save na you can still afford na hindi mag leave of absence for 3 months kasi may naipon ka na savings and investments na panggastos habang you're coping with the loss of your child. So, para sa akin, there's a less expensive way to get the benefits. So, might as well do that, no? Na just directly investing or saving rather than getting life insurance. And what about pre-need plans? Like mga burial plans, what about them? Can they be an alternative kung burial lang naman yung iniisip? Because transferable, di ba? Yes, transferable naman yon, which means you can get one for yourself. Tapos kung gusto mo siyang gamitin sa anak mo, and again, siyempre, nakikod, sana hindi yung mangyari, yun yung gamitin mo. I know someone na yung anak nila na namatay, and the original plan was to use yung memorial plan niya dun sa anak niya. But later on, yung kakilala kong yon, he opted na out of his pocket na lang yung maging gastos because yung funeral house na pinuntahan nila, meron parang promo. Quote-unquote promo. Promo yan. Kapag 3 years old and below yung namatay, libre na yung ataol, yung casket. So, alam mo, kasi parang yun yung way of sympathizing ng funeral homes dun sa namatayan, nakapagsanggol, libre na, no? Tapos, so, nung kinumpute niya, well, nagpatulong sa akin na mag-compute na, mas mura yung magiging gastos niya kesa gamitin niya yung memorial plan niya. Kasi pag ginamit niya yon, kailangan niya ulit kumuha ng bago, di ba? Kasi nagamit niya na dun sa anak niya. So, yung magiging bago niyang gastos, tsaka basta yung ano niya, yung finances niya, it was financially smarter to just spend on it kasi malaki din yung malaki din yung natipid niya dahil yun nga, may mga funeral homes na may mga parang special rates kapag bata yung namatay, no? So alam mo yun, para sa akin hindi masyadong issue yung burial expenses. Yeah, agree. Ako din, no, before na may nag-offer din sa akin ng parang educational plan. Actually, it's an insurance pero package is an educational plan. So, ang benefit niya is that pag ganitong age, may ma-receive ka na per year na from that insurance. Tapos, covered pa rin ng insurance yung anak ko. Ngayon, I did some math. Tapos, nung kinumpit ko yung binayad ko dun sa ma-receive ko, parang hindi siya lumaki.
hindi siya lumaki talaga. Parang 1% lang ang growth rate, you know? So parang ako, parang, eh, ganun din. So kung 1% lang ang growth rate, para kita akong naglabas ng pera. Eh, ang inflation of education, mga nasa 3-4%. So kumbaga, kung 1% lang ang growth rate niya, umakit ang inflation of education ng 3-4%, lugi pa ako. So I'd rather na i-invest na lang yung pera. Kung talagang ang objective ko is mayroong panggastos ng school ng anak ko. And then yun, of course, sinasabi na, eh, at least yung anak mo, whatever happens to your kid, hindi mo masabi. Then, you know, may protected siya or may insurance siya or may mapupunta sa'yo. Of which naman, naisip ko naman, tama si Adriel kanina, mababa kasi ang probability, no, ng mortality ng mga minor, ng mga bata. In fact, nung pagka-check ko sa internet, no, 2019 sa Philippines, ang probability niya lang is 2.73%. So isipin natin, mga ka-RK, kung mababa ang probability or mababa ang chance na mamatay ang anak natin, sinasabi natin na hindi zero, pero super baba ng chance, 2.7%, no? Then, How would that naman stack with all our other financial goals? Like for example, syempre mayroong kang income, meron kang pera, marami kang paglalaanan. So, kung 2.73 lang yung chance na mamatay ang anak mo, ano pa ba yung mga ibang financial goals mo na mas malaki yung chance or probability na mangyari? Like for example, mag-college, mag-high school, mag-elementary, tuition fee payment for preschool, o pwede pa na ang iyong pupondohan dyan is, you know, pwedeng bahay at lupa or any other financial goals na malamang sa malamang mangyayari or 100% probability mangyayari. So, in the hierarchy of probabilities, being medyo technical na, no, high probability and low probability na mamatay ang anak, ano ba yung una nating ipaprioritize or pupondohan? So for me, I'm not really saying no, pero hindi ko talaga ipaprioritize yung life insurance for kids. Siguro kapag napondohan ko na yung pang-college niya, pang-high school, tapos yung mga other financial goals ko, then pang-dibo. Kapag may excess, pang-dibo, di ba? Kasi lahat naman mag-18, hindi naman niya from 17 pag na-19, di ba? So siguro pag napondohan na lahat yun, then pwede na ako maglaan ng excess ko into a low probability event. Kasi, kumbaga, mas ipaprioritize ko sa budget yung high probability event o yung malamang mangyayari or 100% mangyayari over something na low probability event or malabong mangyayari. So, yun yung take ko doon. So, since mababa mangyayari, then yun, mas pinaprioritize for me yung mga ganun. And yun nga, vision... Dapat ano, Rienzie, mm-hmm. Before sila kumuha ng life insurance para sa anak nila, dapat sila mismo ang may life insurance. Yeah. Exactly. Yeah. Actually, tama yan. Kung titignan nyo lang, no, malamang sa malamang, okay, pag kinumpute yung insurance nyo, baka kulang pa kayo. So, syempre, between a child na super mababa ang mortality rate and adult na mas mataas ang mortality rate, aba, eh dapat tama si Fitz, no? Aba, eh una-unahin nyo munang bilhan ng insurance yung sarili nyo bago yung mga anak nyo. Kasi, parang sinabi ni Fitz kanina, no, ang insurance is ano yan, eh, risk management. Kumbaga, pamalit yan sa mawawalang income or mawawalang financial contribution ng isang tao sa isang pamilya. Eh wala namang financial contribution yung bata sa pamilya nyo, di ba? So pag nawala yun, pag nawala yung anak, eh wala namang mawawalang financial income sa pamilya nyo. Pero pag kayo, okay, ang nawala, then yun, di ba? So yun ang dapat na merong ano, yun ang dapat na unahin sa insurance, yung sarili niya. Wag niyo yung anak niyo muna, ha? Last na yan. Last na yan. Alright. So, I guess we have already made our point clear. Yeah. Yes. But if you have another opinion or another take on the matter, then we would like to invite you to write your thoughts sa ating comment section video. Yung hashtag your thoughts. Your thoughts. So that, yeah, so that we can have a healthy discussion sa comment section if you have other opinion or other thoughts about this topic. But in any case, I hope we were able to impart with you kung ano yung advantages and disadvantages of getting life insurance for your children. Right?
So with that, if you like this video, I would like to invite you to please subscribe to our channel. Give it a thumbs up. Give it a thumbs up and share it to your friends and subscribe to our channel. Yes. And don't forget to click that and smash that notification bell. Parang iba yun. Hindi siya smash. Click. Smash that notification bell. A bell kasi bell. You won't miss a thing. Alright, so all right. That's it. Yes. Thank you and see you again sa next video natin. Alright, bye-bye! All right. Bye guys! Ingat!